my name is Shana Morales. So recently, I just signed with GMA or the center. Nagkaroon ako ng shows with them, The Gift, and Beautiful Justice. Pero those are just minor roles. Pero hopefully, ito yung upcoming podcast by pinapangarap ko na sana makasama ako kasi nag-audition ako doon and hopefully may call back ako for that. Ano yung mga in-offer sa'yo ng artist center? Actually, in terms of projects, specific projects, wala pa sa'yo sinasabi sa akin. But I'm open to doing hosting jobs, also to be a concert artist. Pero yun yung plans namin, parang go-to plans, na maging isang concert artist ako. Not just on TV, not just on film. Kasi yun talaga yung forte ko eh. Parang to perform on stage. For how many years yung contract mo with GMA? Actually, so far alam ko parang one to two years lang. Yun na yun. May chance ba na magkatrabaho kayo ng fellow former TV ano? Sa TV5? Yeah. It's actually yung last season si nakatrabaho. Nandito si Shaira, saka Bin. Saka si Bin, Abrenica. Ah, saka si Bin. Di ba kabatch mo sila sa Pinagrin? Ay, si Mark Newman na lang. Si Mark nakatrabaho ko yata nung ABS pero hindi ko naaalala kung anong show pero isa-isa sila nakakatrabaho ko na ulit. Pero yung batch nyo ba that time, active pa rin kayo ngayon? Nakakapag-usap pa rin kayo? Kami actually nila Sony, sila Shaira, yung girls, kami tatlo, lagi nag-usap sila, maalam ganyan. For the rest of the group, talagang wala na. Para looking back, ano na yung mga nagbago sa'yo? Sa akin? Oh, simula nung nag-start ka sa TV5. Siguro yung start ako sa TV5. Actually, sa personality ko, yung hindi nagbago, I think, yung mahihayin pa rin ako. Pero nagiging confident naman ako now to answer kasi syempre after nung Miss World ko, parang nagkaroon ako ng confidence magsalita sa harap ng maraming tao. Pero before talaga nahiya talaga ako. Tapos yun, in terms of work naman, nagkakaroon ako ng movies. Before marami din naman akong projects, teleseries. Pero now, more on movies naman ako. In terms of roles, ano ba yung mga gusto mo hanggang pa rin? Yung mga roles ngayon before kasi puro may love team ako, pa-sweet lang. And then now, I was able to do parang may mga love scenes na ako na nagagawa with Martin Del Rosario sa My Stepmother's Lover. So yun, nag-escalate na rin yung pagtanggap ko ng roles na nagiging open na rin ako to doing that. Pero yun, kinakabahan pa rin ako. Hanggang ngayon, kinakabahan nga ako kasi may mga kasama talaga akong magagaling sa may comedy. Kontrabida. Kontrabida na nagawa ko na rin, diba? Ilang beses sa The Gift, to. Sa The Gift, sa may, ano, may palabas pa ako na kontrabida. Before na nagprobinsyano ako, kontrabida din ako doon. So, ano sa tingin mo yung strength mo? Mas bagay ba sa'yo sa tingin mo maging kontrabida o bida o paawa? Ngayon kasi, parang okay sa akin yung kontrabida din gawin. Kasi minsan pag may mga paawa or ano, actually, kahit na naman, okay sa akin. But kasi pag may mga iyak na scenes, parang nahihirapan na ako. Ayoko nang umiyak, pero alam mo yun, kasi ang dami mong maaalala, alam mo yun. So, mas okay sa akin yung light. Gusto ko medyo mas comedy, kasi may times din na nakakatodo ako, parang buang-buang ako. So, sana ganun din naman yung mapunta ng project sa akin. Kasi laging bida, kontrabida, naging bida na rin ako nung nasa TV5 ako. Ilang shows ko na bida din ako. Nabanggit mo kanina yung Miss World. Ikaw ba, may plano ka ulit sumali ng beauty pageant? Yes. Especially open yung binibining. Yes. Ah, yung Miss Universe Pageant. Willing ako mag-join again sa pageant soon. Pero kailangan talaga paghandaan. Kasi nung Miss World talaga, nahirapan ako. Hirapan ako syempre sa pag-una sa pag-diet, sa pag-exercise. Konti lang kinakain ko. Tapos yung trainings hanggang inabot hanggang umaga. Tapos you have to be ready at all times. So it's really hard. Hindi lang siya parang pag-artista kasi mahirap din. Pero yung beauty pageant actually mahirap din siya. Hindi lang siya puro ganda. So yun. Yun ang masasabi ko. Na-witness ko yun. Thank you. Thank you. Thank you so much.